Isa sa mahalaga at kailangang matutunan ng tao ay kung sino at kung ano ang kanyang pakikinggan. Sa panahon natin ngayon ay napakaraming maaaring umimpluwensya sa ating buhay at kapag hindi tayo marunong pumili sa pakikinggan, maaaring magdulot ng kalituhan o kapahamakan. Lahat naman siguro ng tao ay natutuwa kapag siya ay napupuri. Nagpapakita ito na na-appreciate ng ibang yung ginagawa at pinaghihirapan. Misan nga kahit wala kang ka-effort-effort ay tuwang-tuwa pa din tayo sa pagpuri ng iba. Yung kabaliktaran naman nito ay totoo din. Kung papaanong may mga bagay na masarap sa pandinig, may mga bagay din na masakit sa tenga. Mga bagay na hindi natin gustong madinig. Kabilang na dito ang pagsasaway o yung tinatawag sa English na honest criticism. Minsan kasi pag tayo ay napagsabihan nito, parang binabaliwala lahat ng ating pinagpaguran kaya pinanghihinaan tayo ng loob. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay valid ang criticism at ang paraan ng pagsabi nito ay tama. Pero mahalaga pa rin na ito ay ating isaalang-alang. May mga pagkakataon kasi na mas masarap mapakinggan yung papuring hindi nararapat o yung tinatawag na flattery. Tuwang-tuwa tayo pag binobola tayo at may mga taong mahusay gumamit ng flattery. Makuha lamang ang gusto nila. Ang dahilan daw kung bakit sila epektibo ay dahil may mga taong masayang-masaya kapag binobola sila. Ang sabi ng Bible, pasasalamatan ka pa ng tao sa huli kapag sinaway mo siya ng tapat kaysa panayang papuri mo sa kanya kahit hindi nararapat. Mas mainam pa daw ang honest criticism kaysa flattery. Misa nagagalit tayo sa mga kaibigang nagbibigay ng honest criticism at mas kakampi pa tayo sa kung sino ang handang mangbola sa atin. Naalala ko ang kasabihan para sa mga mister. Kapag ka daw yung asawa mo ay may sinukat na damit at nagtanong kung bagay ba? Huwag na huwag kang magkakamaling magsabing hindi bagay. Mapapahama ka. Bagamat masarap pakinggan ang pambobola, pero ang mas kailangan ay yung honest criticism. Kailangan siyempre isaalang-alang kung valid ang criticism at kung paano at kung tama ang pagsasabi nito. Ang honest criticism na sinasabi sa tamang paraan ay maaaring magtuwid sa iyo sa maling gawain. At ang flattery naman, lalong-lalo na kapag mali na ang ginagawa mo, ay maaari pang magpahamak sa iyo. Kaya kung may kaibigan ka, o yung magulang mo, o yung asawa mo ay honest sa iyo at nagbigay ng valid criticism, baka kailangan pag-aralang mabuti. Hindi nila nais na mapasama ka, baka nga nais pa nila na lalo kang mapabuti. Kaya sa susunod na magtampo ka sa nagsabi ng valid criticism sa tamang paraan, magpasalamat ka kasi hangad niya ang ikabubuti mo. At kung meron namang nangbola sa'yo at, naku, palakpak agad ang tenga mo, eh mag-ingat-ingat ka din. Ang mahalaga yung masaktan ka man ay mapapabuti ka, kaysa yung pinuri ka pero mapapasama ka naman. Hindi lahat ng masakit sa tenga at damdamin ay nakakasira. Merong nakakabuti at nakapagpapalago. Kaya, asa ka pa ha?